Idol at Kabayan Good News na naman. Proposed 2021 National Budget aprobado na ni Pangulong Duterte. Nais ni President Duterte na bigyan ng 209.1 billion peso ang Department of National Defense para maisulong nito ang seguridad at katatagan ng ating bansa. Well, napaka-importante nito at dapat nating sundan hanggang sa Senado na hindi ito mababawasan. Pero pwede nilang dagdagan. Dito natin makikita kung talagang seryoso ang ating mga politiko sa kanilang mga layunin na palakasin ang Armed Forces of the Philippines. Yan ang ating tatalakayin sa vlog na ito. I-like ang video at mag-subscribe. Matik na! Pero bago ang lahat, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang aming YouTube channel. I-hit ang notification bell para kayo ay ma-notify sa mga bago naming mga video uploads. Maraming salamat. Hangad ni Pangulong Rodrigo Duterte na maglaan ng 209.1 billion peso para sa 2021 budget ng Department of National Defense o DND na may programang 33 billion para sa kasalukuyang Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Wow naman! Salamat Mr. President! Pangako mo sa amin, babawi tayo sa taong 2021 para sa hukbong lakas ng Pilipinas. Mga idol at kabayan, kung inyong maalala, nasa halos 190 billion ang budget sa taong 2020 para sa Department of National Defense, at sa taong 2021, ang Department of National Defense ayon sa naturang proposed national budget ay tatanggap ng 209.1 billion peso. Nadagdagan ito ng halos 19 billion peso. Sana hindi ito mababawasan o pwedeng madagdagan pagdating sa Senado. Ano sa tingin nyo? Kulang pa ba? O dapat pang dagdagan? I-comment nyo lang sa video na ito. Hangad ni Pangulong Duterte na maglaan ng 4.5 trillion peso para sa 2021 pambansang budget na dihamak mas mataas kaysa 4.1 trillion national budget sa taong ito. Ang paglalakbay na sinimulan namin apat na taon na ang nakakaraan ay palaging para sa ikabubuti ng bansang ito. Hinarap namin ang mga hamon na nakataas ang aming mga ulo, at dahil sa kumpiyansa at pagtitiwala na ito ng ating mga tao, na hinimo tayong magtiis at matiyak na ang bansang ito ay magiging isang malakas at matatag na bansa na may kakayahang panatilihin para sa hinaharap. Sinabi ni Pangulong Duterte sa kanyang mensahe sa 2021 budget sa Kongreso. Sinabi ni Pangulo na upang makamit ang layunin na magkaroon ng isang matatag at napapanatiling bansa, ang Department of National Defense ay makakatanggap ng 209.1 billion peso na budget upang tugunan ang mga banta at labanan ang terorismo sa bansa. Sinusuportahan din ng budget na ito ang Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program na nagkakahalaga ng 33 billion peso. Mga idol at kabayan, siguro naman sa budget na ito, bibigyan ng Department of National Defense ng prioridad ang mga proyektong magbibigay sa atin ng agarang solusyon sa mga banta sa loob at labas ng bansa. Tandaan nyo, hindi pa ito aprobado ng Senado at pwede pa itong mabago. Pero sana ating hilingin sa mga senador ng Pilipinas kung sa tingin nyo na kinakailangan nating bigyan ng prioridad ang seguridad at palakasin ang bansa. Ito na ang pagkakataon at simulan nyo na. Gawin nyo ang nararapat kasi ayaw na naming marinig at makita na ibuli tayong muli sa mismong teritoryo ng ating bansa. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News, Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.